yung mga idol update dito sa lugar, location ng pinagsunugan. Dito na yung mga newscaster magkocover ng insidente, and then may interview na doon sa unahan. So yung mga police dyan, mga bumbero. Ito yung building na nasunog, yung likod na damay. Yung building na malaki nandun sa pinakalikod nitong building na to, sa dulo yung ano talaga, natusta na building. Ayan. So ikot tayo dito. Pwede tayong umikot dito kasi may mga tao naman dito. Ayan. Update lang ito mga idol sa mga pangyayari ito. As you can see, tukos natin yung doon, yung sunog na building, yung sunog na unit dyan sa dulo. So mapalad at kagabi, kaya malaki yung sunog, at least umulan siya. So hindi na kumalat yung apoy. Kasi pagka walang ulan, mga idol, kung nakikita nyo yung mga debris na yan na nagliliparan, kung walang ulan yon, malamang pupunta dito sa mga bahayan dito. Ayan. At baka lalala yung mga yung sunog, no? Kasi yung debris na ito, yung mga foaming na yan, doon sa unang vlog ko, umabot nga ito ng almost like 1 kilometer away from here. Kasi yung ano niya, yung direction ng hangin niya is papunta dito. Kaya napunta doon sa almost 1 kilometer yung mga debris. Kaya so okay na rin na umulan. At ito lang yung nadamay na unit. Yung dulo ng building na to ang nadamay. So mamaya kung may chance tayo, iikot tayo doon para makita natin yung natusta na building. As you can see, andyan yung ating mga bumbero. Kagabi pa yan sila kakipagsagupaan sa apoy. Bali sa likod na to mga idol, nandyan yung malaking building na natusta. So hindi pa tayo pwede makalapit, no? At doon siguro sa unahan tayo sisilip. Iikot na lang tayo mga idol para makita natin yung natusta na building. So andito na tayo sa kabilang side ng pinangyarihan. So hindi ko tayo makapasok dyan kasi ayan, bigyan tayo pa ni mamang pulis. Ayan, so tukos sa tingin mga idol. So nag-spray pa rin sila ang tubig doon. Ayan. Para completely ano, mawala na yung mga baga dyan. Sa ngayon, medyo umulan. At maganda yan, nakakatulong yan para makula yung mga apoy dyan. Hindi pa tayo makaikot dito kasi ano, bali yung naiwan na yan mga idol, yung parte ng ano lang yata yan, elevator naiwan. Ayan. At the building was already 6th floor, and ang naiwan niya is yan na lang, yung parang elevator niya. Yan lang yung naiwan na building, natusta. And then yung pinaganuhan doon is na nadamay na lang yun mga idol. Dahil yung ang hangin eh, kaputa yung hangin doon, kaya nadamay na lang siya. Ayan, so then pala yung mga pan natin, crew, para kulain yung mga naiwang baga dyan. Ayan. Update ko lang kayo mamaya mga idol. Check natin kung makahanap tayo ng ibang spot para makita natin yung
mga pangyayari. Di tayo makalusot mga idol kasi ano, naka-cordon pa yung area. Pero check natin maya kapag may time tayo para makita natin yung pinaka ano talaga, pinaka ugat ng sunog. Ayan mga idol, update. Bali nakaikot tayo no. Ayan at ito na yung pinaka front ng nasusunog. Ayan yung naiwan ng parang elevator. Makita nyo yung nadamay na condo house doon no, na sunog na sunog yung kabila. Ayan doon tayo sa kabila kanina niyan. Naka ano. Tapos dito na side, diyan din pumunta rin tayo diyan na side kanina. Nagkuha rin tayo ng footage. Ayan, so punta tayo sa unahan mga idol para maano natin, makuha natin yung ibang detalye. Ayan, so dito tayo sa unahan. So kagabi daw maraming tao dito. Dito nanood ng sunog na yan. Take care. Ayan mga idol oh. Ayan, yung sinabi ko mga idol oh, yan. Yung ano na yan, elevator yan mga idol. Yan yung frame ng elevator na naiwan no. Mali yung building yan kasing taas pa niya no, na building, malaking building yun mga idol, na 6 or 7 na ano palapag. Mas malaki pa dyan sa nadamay na sunog na yan. Yan, so at yun nga mga idol, ayan, ipokus natin konti no. At yun, walang, ang natira na lang talaga, ito na lang talaga. Yan na lang ang taira niya. Nawala na yung mataas na building dito. At yun nga, yung isang nadamay na building na yan. Oh. Yan. Yung kanina, no? Pinag-anuhan pa ng mga bumbero na inanuhan pa ng tubig. Pero wala nang usok ngayon. No? Medyo wala nang natirang baga dyan. So wala nang usok. Ayan mga idol. Yung mga ano natin dyan, mga lineman, bali inayos yung kuryente, mga kawad ng kuryente. Nakatambay pa rin natin mga bumbero, baka biglang sumiklab agad, sumiklab bigla yung apoy. So, nakatambay pa rin sila. Ayan. At saka wala pang masyadong nakakalapit dyan kasi yun nga, kinordon nga nila dyan, may mga pulis dyan sa bawat kanto na nag ano kaabang. Ayan. Dito tayo sa kabilang anggulo mga idol. Ayan, dito tayo sa paradahan ng mga U-Haul. Ayan. At yun nga, naka-cordon pa rin yung area. Ayan, naka-cordon pa rin. Ayan, at ayan, may bantay na pulis dyan. Hindi pa tayo makalapit doon para matingnan natin yung area. So, focus na lang natin. Ayan. Yung kaganapan dyan. Wala na talaga. Naabo na talaga yung building dyan na ginawa. Yan na lang naiwan talaga mga idol. Yung elevator. At saka kung hindi umulan kagabi, malamang maraming madadamay na building no. Kasi yung ano, nagliparan ng mga debris, yung mga foam na nagliparan, kung walang ulan yon, sigurado nagdadala ng apoy yon. At siguradong kakalat. Buti na lang umulan kagabi. Kaya pala maingay yung mga tao kagabi sa labas nung patulog na ako. Akala ko may rumble, habulan. Eh, ito pala yun, sunog palang nangyari dito. Ayan.
So ayan mga idol, yan ang mga update ko ngayon sa araw na to sa mga pangyayari at kaganapan dito sa Maple Ridge downtown na sunog na nangyayari. Ayan. At ingat kayo lahat dyan at keep safe. Bye.